nagre-record na ako. Good morning, guys! So, ito, pinag-aangaralan ako ni Jelle kung paano gamitin yung gimbal. Ang hirap niya pag bago. Siguro dahil bago. Ipapakita ko pala yung mga aso. Pababa pala siya. So, ayan sila. Okay, may sarili-sarili silang buhay. Siyempre, nandito sila ngayon sa baba. Kasi, ito yung pwesto nila ngayon. Dahil nag-aayos, lahat ng stocks ni Men ay nasa guest room. Ayan, sumusunod naman siya sa akin. Hindi ko alam kung pasukas ako sa frame kasi hindi ko na-intinas yung flip screen. Namumutla ako dahil sa suka. Uy, Jelloy! Mag-ayos lang ako tapos pababa na ako, ha? Sige, hindi na mag-alaan. Eh, alam mo, may dadali sa sakin sa'yo? Sige. May dala ka ba? Meron. Ayan, may paint job na ginawa dun sa mga furnitures ni Men. Tapos ito, ayan, nakikita niyo yan. Lagi kasi siya nagpuputik, so dahil tag-ulan, ipapatiles na lang para, alam niyo yun, wala na iintindihan kasi si Jelloy. Namuna siya. Pasok muna ako sa loob, pero baka yung dali namin yung kotse niya. Wait, may package daw ako, nakita ni Menchi. Ah, baka mga lipstick. Ay, parang alam ko to. Kaya na yung bagong liquid lipstick. Oh, ito yung nakikita ko sa Instagram. I-haul na lang natin siya. But before we go, ipapakita ko sa inyo yung sinend sa akin na package. Natuwa ako kasi ang dami niya. As in, isang box siya. So, pagbalik ko sa galing Singapore, ang daming na imbak na package. So, ano yun, weekend packages. Tapos, ito yung isa sa mga package. Yung iba kasi makeup, so masasama ko siya sa makeup haul. Ganyan. Ito, hindi ko siya alam kung saan ko isasama because these are supplements. These are paper bags of Moss View Moss Bow. Hindi ko alam kung paano siya basahin. Pero, ayan yun. Sineperate nila yung mga paper bags kasi lahat naman nasa boxes. For the contents, we have 2, 4, 6, 8, 8 bottles of this Moss View Placenta White Advanced Food Supplement. Ang dami! Ito daw yung mas bago sa glutathione. Parang twice daw siya na mas effective kaysa sa glutathione. And it contains horse placental protein. Alam ko na very famous yun sa mga Korean and Japanese right now, yung paggamit ng horse placenta. Fish collagen, vitamin C, yun lang yung mga alam ko rito. Marine salmon egg, elastin, rose petal, and yun, hyaluronic acid, which is also my favorite when it comes to skincare, na mayroong content na hyaluronic acid. Itong sinend nila ha sa Japan patent, and 650 milligrams yan. Of course, mayroon siyang laman sa loob na 120 tablets. Ang daming laman sa loob, 120 tablets, kasi pala, 4 tablets a day ang nakalagay dito na recommended use. Diyos ko, ilang buwan ko itong i-consume. We also have one bottle of Moss View Aqua Collagen Body Cream. So, ang alam ko dati, mga supplements sila. Ngayon pala, meron na rin silang creams for the face and for the body. Nakita ko kasi dun sa brochure na kasama. This is it. Ayan. It says here that it's whitening, anti-aging, and moisturizing. Siyempre, pag nagugustuhan ko, malalaman nyo naman sa vlogs yon. Also, the soap. Ito, alam ko, meron talaga sila. Moss View Placenta White All-in-One Premium Lotion Soap. Pero, ewan ko kung yung dati nila lotion soap din. It is for whitening and moisturizing. Moss View Placenta Collagen Jelly Food Supplement with Horse Placenta plus Fish Collagen with L-cysteine. And ito, made in Japan. Ang alam ko, lahat made in Japan yung kanilang mga items. Pero ito, hindi ko alam. Wala akong ka-idea dito. Jelly Food Supplement. And it says that it contains 15,000 milligrams. Tapos 15 sachets per box. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. So sa loob, ayan siya. Meron siyang 15 na sachet. And you're supposed to take this... How to use? Take one sachet per day on an empty stomach. Ay, sayang, hindi ko kanina na-take bago ko kumain. Best when chilled. Pero ang lamig niya kasi naka-aircon.
Gusto ko na silang i-try, tapos makita yung effect nila sa akin. And another thing na ito, gusto ko talaga siyang i-take, Collagen Plus. Mossview Collagen Plus 12,000 Keep Your Beauty. Ayan. Tapos ang bigat niya kasi bottle to eh. Ito for sure talagang sisimulan ko ng gamitin. Ang laman niya sa loob, as in literal na bottles pala talaga siya. Tapos iinumin mo siya. Ayan oh. Sa isang box na to, 5 yung laman niya. And I think you can buy this sa iba-ibang number of bottles na box. Merong 5 bottles, merong 15 bottles, and iti-take mo siya every other day. Might be wondering kung bakit parang nagiging interesado ako sa mga anti-aging products. It's because I have read from somewhere, nakalimutan ko na lang kung saan, that aging starts at the age of like mga 20s. Depende rin sa body mo kasi iba-iba naman tayo. So sa akin, napapansin ko talaga pag nagme-makeup ako, kitang-kita ko na yung mga lines na dati parang wala naman siya. Tapos dati sobrang oily ko ngayon. Nag-iiba na siya, medyo nababawasan yung pagka-oily ko. Dry na ako dito, tapos dito na lang yung oily. So, ibang-iba na talaga. Out of all of this, I'm interested to try itong collagen drink tsaka yung jelly na pinakita ko sa inyo na nasa sachet kasi those are all for anti-aging. Especially this one, yung Collagen Plus 12,000. 10 active ingredients to. Tapos ito lang ang alam ko, ito lang yung merong ganitong kataas na collagen content dito sa market. And everything, itong lahat ng Mossview products are made in Japan. Kalagay dito that Mossview won the best anti-aging supplement brand of the year for the year 2017. So, ngayong year yun. Nagtitingin ako na ibang option pa kung saan pa siya pwedeng mabili. But I know sa Watson, sa Mercury Drug. Tapos meron din silang online www.mossview.com. Isa pang kasama na nasa box. Ano kaya ito? Ooh! Ano ito? Salamin. Okay, ayan. Anyway, let's go. May fitting tapos mag-edit pa ako sa labas. So, ayun yung suot ko ngayon, and ito yung sinuot ko sa Dubai. This is, again, also from Style Staple. Wala na ata akong sinusuot na iba, kundi puro Style Staple. Tapos, magpapalit na ako ng slippers. Kasi fitting yun, so gusto ko, komportable ako, and no makeup para hindi malalagyan ng stain yung damit. Dito na kami, W Tower. Hindi pala ito yung pinapark ni namin malapit sa High Street. Pero nagtataka ko, yung kotse, doon nila pinapark sa driveway. As in, tingnan ninyo. What? Ayun, nasa driveway yung kotse. Anyway, hinihintay ko lang yung susundo sa akin kasi nasa lobby kami. Fitting for pati ang ating lady. Huwag din siya. Tapos na guys. Buti na lang talaga. Walang magkasya sa akin. Sa sobrang liit ko. As in, maliit. Tapos yung length, okay lang kasi nabawasan. As in, pwede mo naman siyang itak tapos natanggalin ulit since pull out yun. Kaya lang yung mga sides talagang ang hirap. So, buti yun, pumayag sila na i-alter yung isa doon. Tapos ngayon, pupunta kami ng uptown kasi hindi kami makapag-meeting dun sa studio ni Miss Patty. Doon na lang kami for pre-pro. Hindi kami magkasabay ni Miss RB dahil sa schedule namin na iba-iba. Tapos may binigay sila na invite for August, I think this is for August 18, West Side Story. Ayan, pakita ko sa inyo yung invitation. Ayan, di ba ako nakakapanood the West Side Story, so I'm really thrilled na makapunta dun. Ayan na, dito na mas susubukan kung gaano ako katibay mag-vlog. Kasi sobrang obvious na nag-vlog ako dahil ang haba ng dala ko na something. Yung si Jello eh. Bagong gising yan, sinamahan niya ako kanina. Magyan, nagtitingin na sila. O sige, nakatingin si na Kuya. Go, nandiyan si Jello eh. Sa globe. Go. Titingnan ko kasi kung ano siya. Hindi pa rin ako sanay eh. Pero ang ganda dito. Ano niyo pala gano? Nagbabayad na lang. Pero nagtingin ako kanina. Pa sobra. Tugol na din. Kanina pa rin dyan sa may socks.
Diyos ko. Socks niya parang 30 minutes. Tapos kanina ang tagal niyang pumili. Puting t-shirt lang pala niya. My God. Pinapakita niya sa akin kung okay daw ba iba-ibang kulay. Sabi ko, magpa-party-party ka ba? Balik niya eh. So, wait lang. Buksan natin yung ilaw. Ayan. So, ako, papunta na ako East Wood. Si Jeloy ay kakabihis lang kasi bumili siya ng damit kasi hindi siya umuwi ng bahay. Secret! Hindi pa ako tapos, natutulog. Bahay na ako. Ayun, sinutulog siya. Pero si Jeloy, nag-taxi na siya papunta dun sa office niya kasi iniwan niya dito yung kotse. Kasi sumbay siya kanina sa akin. Ang gulo din. Para makatulog siya sa kotse ko. So, ayun. Ano ba? Hindi pa ako kumakain. Ay, wala na pala yung battery. Ang mahirap lang dito pag naka-stabilizer. Pag mapapalik ka ng battery, medyo mahirap siya dahil kailangan mong i-unscrew, tapos kailangan mong i-balance pagbalik, mga ganyan. Pero ako, dapat dadaan ako kanina sa Eastwood. Kaya lang, wala lang, parang pagod na talaga ako. Doon sana ako mag-edit kasi pag dito sa bahay, inaantok lang ako. But anyway, kain na tayo. Baya, puro laway? Puro laway. Lili, ikaw din. Mainit naman dyan sa taas kasi may bedwork ka dyan dito ko sa baba. Kailangan nyo na mag-ouch. Anyari. Kaya, nandito na silang lahat. Buti talaga mabait na si Tonyo. Hindi niya kinakagat yung mga maliliit. Kahit ito si Dixie makulit sa kanya. Oh, love. Kami na talagang buhok ni Lily. Ito na lang likod niya yung wala. Oh, may puwetsi. But the rest, as in, Pagpasensyahan nyo na kung sobrang kalat kasi makalat naman talaga. Aminado naman ako dun. Tapos meron pa ditong border. Meron akong border dito. But ito yung ipapakita ko. Diba ito yung favorite ko sa Louis and L. This is a Jo Malone inspired na perfume. Pear and Freesia. Sa Jo Malone, ito din kasi yung favorite ko. Ito yung travel size niya. Meron na siyang kapartner na sana naabot kanina na pinapakita ko yung travel size. Ito siya. Pear and Freesia. Tapos ito yung body souffle niya. Lotion yan, pero body souffle yung tawag sa kanya. But anyway, ayan yan. Maliit lang yung binigay sa akin. This is 40 milligrams. Tapos itong salamin ko is from Hot and Cold Summer Eyewear. So pinapalitan ko kasi ito ngayon may grado na siya. Yung ano ko, sunglasses na bigay nila, nawala yung clips ko kasama ng Escala Tagaytay. So ayan siya ngayon. Magaan siya, tapos yung nose pad niya ganito, so mas hindi gaanong bakat sa akin pagka nag-makeup, tapos sinusuot siya. Pero ganun pa rin, bumabakat pa rin, but at least hindi siya mabigat na parang masal nag-way down dito sa my nose area. Kain muna talaga tayo kasi gutom na ako. Alam niyo ba, nakumain naman na talaga ako, pero hindi ako nakontento sa kinain ko, so magpiprito ako ng saging. Ang galing-galing, diba? Ang dami ko nang kinain na kanin, ang gulo talaga kasi nag-aayos dito. Lahat pina-pest control dito sa bahay. Lahat ng areas. Tapos magpapalit cement dun sa area ng bedroom niya. So mag-prito tayo ng saging. Pag lulutuin mo ito, pagsasabay mo na siya. Yung saging tsaka yung, ano, yung asukal. Para pag natunay yung asukal, pwede na, diba? Oh, I'm sorry. Ganda pala niya. Nasasala yung taba niya. Alin. Ito, yung green natin. Oo. Dapat lang maganda siya. Mahal siya eh. Kaya ba ito? Parang 6,250 parang limit. Kasi yung iba parang ano, mura lang 2,000 pero parang alam mo yun, pagkatapos kong gamitin, wala na. Pero okay na rin yung ito. Nag-review. Mas mura men pag bibili ka nung alam mo yung parang ano, yung sa Korean talaga, yung oo, yung grill tapos butane lang. Ano ba yun? Ba't ayaw niya? Yan. Kung masilent po kayo, ayaw niyo na hinahakapan yung food, hindi po ito para sa inyo. O yan, kasi ginagalit mo kasi siya eh. Bili ka ng drone. Nang? Pinabibili ko ng kapatid ko ng drone. Aanhin ko yung drone. Parang maganda yung footage mo. As in, sobrang ano ba nag-alakad ka? Hindi na lang mo.
Yung nga camera ko, hirap na hirap ako i-operate yung drone pa kaya. Hindi naman... Paano ba yun pag nalaglag sa tubig? Eh di yun, goodbye drone. Wala na, as in nga, wala. Mento, pwede na, di ba? Men, kailangan half cook lang, tapos okay na. Yung saging na. Ito, pwede na to, no? May sukat na yan? Wala pa. Sige mo na. Oh, sorry. Wait, I'm just turning it. Maganda na may drone ka talaga. Eh, hindi na lang. Tataas yung views. Madali na lang. Ang title ng video mo, Drone Fail. Kaya pala mataas yung views. Lagyan natin ng Kool-Aid. Sabi ko, may lagyan ko ng Kool-Aid kasi yung lagayan, parang pang Kool-Aid. Uso po dito yan, reuse of reusable items. Ano daw? Papakainin ng raw meat yung aso, pwede ba yun? Oo, pero kailangan trained, like konti-konti, tapos di kaya bata pa lang. Hindi may yung iba bata. Si Kuya Nico, yung pitbull niya, raw meat yung kinakain nun dati. Mas healthy daw. Mas healthy talaga, pero kasi mas magasto siya and mas... Mas magastos. Ayan na ang ating finished product. Gusto ko kasi tostado talaga yung yung tipong sunog levels, ganyan. Ayoko nung parang mapusyaw yung kayamaning saging. Gusto ko yung tostado. Sunog na! Sunog na, matangin. Baby na eh. May training ko pa kayo dyan. Parang nakakailangan ng training to. Kung sakali po magsi-seminar si Kuya Kits, kasi sunog na po yung niluto ko. Oh my God. Ano ba to? Ayan, ang kulit niya. Gusto ko yung nagpapan. Okay, papan sige. Niluto ako. Pakita ko yung recipe na gusto. Wait lang, ang dami ng mga request nitong Dapat mukhang masarap yung ginagawa. Hi, Menchi. Patikim naman kami ng iyong lumpia. Hi, guys. Tumatanggap ako ng order. Ang kanyang secret ingredient is JP, boneless, bagoong. Hindi, joke lang, din nilalagyan niya ng ganyan. Pero ang kanyang first customer ay ako at si Tonyo. Uy, bigyan mo rin sila niya na. Premix na ba yan, yung lumpia? Habang nagpapalamig po tayo ng lumpia, nagsaging na prinito, ayan po, si Menchi naman po ang panoorin natin. Monterey na premix, masarap. Tikman na natin ang saging alaana na may kasamang tissue. Kasi ang talino ko, ipinatong ko sa tissue, di pala pagka ganun pala, mahirap siyang tanggalin sa tissue. Hulo, pero okay lang yan, laman siyan din yung tissue. Mahirap tanggalin. Sobrang ay, perfect yung pagkakagawa. Like, oh my God, perfect. Bagkat na bagkat sa malalim na Tagalog, ang asukal. Hulo, ayaw talaga magpakain. My tissue. Masarap yan. 5-second rule, pwede ba? Ganun kumakain ka, tapos parang may crunchy bits and pieces. Parang pala tissue pala yun. So, thank you so much for watching today's vlog. Tapos, ito yung susunod ko na event. Well, actually, mauuna muna yung event ni Mac, Mac Technique Seminar. Sa SMX Aura, that'll be a Sunday with RB Chanko, tapos Hilary Parungaw and Erich Gonzalez. So, I'll be bringing you there. And thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye-bye! Bye, Lee! Bye, Licha! Oh, mali pala. Dito pala. Bye, Lily! Ayun, show nakatingin siya.